nang sabihin ng doktor na stage 2 na ang breast cancer ng ina ni Teresa at kailangan na raw tanggalin ang magkabilaang dibdib ng ina, ay pumayag agad si Teresa upang gumaling lamang ang minamahal na ina. Ngunit ang halaga ng pagpapa-opera ay hindi biro. Dahil humigit kumulang na kalahating milyon ang kinakailangan nila upang maisagawa ang operasyon sa kanilang ina. Kaya naman itinigil na muna ni Teresa ang huling 2 buwan niya na lang sana sa kolehiyo. At sana'y gagraduate sa kursong Business Economics. Dahil tinanggap nito ang alok ng biyudong si Mr. Gustavo Monteverde na maging asawa nito kapalit ang perang pampa-opera ng kanyang ina. Tutulman ang ina at kuya nito ay wala rin naman silang nagawa. Dahil buo na ang desisyon ni Teresa sapagkat mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina kaysa sa kaligayahan at pagiging dalaga niya. Nang malaman ng kaisa-isang anak ni Gustavo na si Alexander, ang planong pagpapakasal muli ng kanyang ama ay agad itong umuwi ng Pilipinas. Para pigilan ang balak nitong pag-aasawa sa babaeng halos kasing edad lamang niya. At tiyak namang huhut-hut lamang ng pera sa kanyang ama. Kaya naman talaga nagngingit-ngit sa galit si Alexander. At pinangakong kapag hindi umatras sa kasal ang nangangalang Teresa na yon, ay gagawin niyang impyerno ang buhay nito. Busy ang lahat dahil ngayong araw na raw ang dating ng nag-iisang anak ni Gustavo. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga katulong sa paghahanda. Manang, pwede ko po bang maitanong kung anong ugaling mayroon ng anak ni Gustavo? Pagtatanong ko kay Manang habang naggagayat ito ng patatas at carrots. Dahil sa lulutuin itong kaldereta na paborito umano ng kanilang senyorito. Napahinto naman si Manang sa paggagayat at animoy nag-isip at binalikan ng nakaraan. Mabait na bata si senyorito, alam ko yon. Dahil ako ang yaya niya noong bata pa lamang siya. Ngunit na magbinata ito at mamaalam ang kanyang ina ay naging tahimik at seryoso na to. Pero huwag ka mag-alala, iha. Nasisiguro ko naman na magkakasundo kayo ni senyorito. Basta magpakatotoo ka lang sa kanya. Nakangiting paliwanag sa akin ni Manang saka nagpatuloy na uli ito sa paggagayat. Magtatanong pa sana ako kay Manang pero hindi na natuloy dahil papalapit na sa amin si Gustavo. Pwede ko ba kayong maistorbo? Maingiti sa labing tanong nito sa amin. Tumango na lamang si Manang at ako naman ay lumapit na kay Gustavo. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami papuntang salas. Magpapasama sana ako sa'yo, nasusunduin sa airport ang anak ko. Yun eh kung ayos lang sa'yo. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman. Okay lang, ngayon na ba tayo aalis? Tanong ko sa kanya. Oo, magpalit ka na muna, Teresa. Hintayin na lamang kita sa labas. Sinunod ko naman agad siya at nagtuloy na nga ako sa pag-akyat at mabilisan nagpalit ng damit. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos ng muka dahil hindi naman ako sanay na naglalagay ng mga kolorete sa muka. Hinayaan ko lang na nakalugay ang malaalon kong hanggang dibdib na buhok saka bumaba na. Pinagbuksan naman agad ako ni Gustavo ng pintuan ng kotse. Kaya naman agad akong pumasok matapos kong pasalamatan ito. Pagkarating namin sa airport ay agad naming itinaas ang tarpaulin na may nakasulat na "Welcome home, Alexander." Hindi nagtagal ay may naglalakad na lalaki papalapit sa amin na matangkad, matipuno at malator ang dating na lalaki. At talaga namang agaw atensyon sa mga kababaihang nandito dahil halos magkanda-pilipit ang mga leeg nito sa habol ng tingin sa lalaking nakalapit sa amin. Anak, long time no see. Namiss kita ng sobra. Maluhaluhang saad ni Gustavo sa anak nito sabay yakap na mahigpit dito. Wala ni isang salita lumabas sa bibig nito saka ako binalingan ng masamang tingin. Tama nga ako ng iniisip na hindi ako magugustuhan ng anak ni Gustavo. Nginitian ko na lamang ito ng pagkatamis-tamis, sabay ko. Dahil para ako nasa ice age sa lamig ng pakikitungo nito sa akin. Siya nga pala anak, eto nga pala si Teresa. Siya ang mapapangasawa ko at magiging pangalawa mong ina. Tura ni Gustavo sabay hawak sa kamay ko. Seriously, Dad? Siya, mapapangasawa mo at magiging ina ko? My God, parang mas matanda pa nga ako siya sa babaeng yan. Puno ng galit na sagot nito sa ama habang masama ang tingin sa akin. Shut up, Alexander. Wala kang karapatan na insultuhin ang mapapangasawa ko. Kung umuwi ka lamang dito para bastusin si Teresa, maaari ka nang bumalik sa Amerika. Matiing saad ni Gustavo.
Hinawakan ko naman agad ang likod nito para ipabatid na ayos lang naman sa akin ang lahat. Kumalma naman agad si Gustavo, sabay hingi ng paumanhin sa akin. Wala yun, ayos lang. Nakangiti kong sagot kay Gustavo, kahit na medyo nasaktan ako sa mga binitaong salita ng Alexander na yon. Hindi na kami nito pinansin pa at nagdire-diretso na sa kotse na sinakyan namin kanina. At walang ano-ano'y pinasibad yon nang hindi kami hinihintay o pinapasakay. Napapailing na lamang si Gustavo sa inasta ng anak nito. Saka dinukot ang cellphone nito at tinawagan ng driver nitong si Mang Canor para suntuin kami. Mga ilang minuto lang ay dumating na din si Mang Canor. At tinanong ni Gustavo dito kung umuwi na sa bahay ang anak nito. Oho, senyor, nakauwi na ho si senyorito. Pero mukhang bad mood eh, dahil wala ni isa sa amin ang pinansin. Paliwanag ni Mang Canor habang nakatuon ang atensyon nito sa kalsada. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inista ng anak ko sa inyo. Bakas ang kalungkutan sa boses nito nang sabihin niya yon. Kahit nang umingiti ito ay batid ko nalulungkot ito sa nangyari kanina. Ayos lang ho yun, senyor. Baka ho nabigla lamang si senyorito. Siguro nga. Sagot na lamang ni Gustavo sabay ngiti sa akin. Nang makauwi kami ay nagpaalam lang muna sa akin si Gustavo na kakausapin ang anak nito. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya. Kaya naman tumuloy na lamang ako sa kusina kung saan naroroon si Namanang at Nelly. Huwag mo na lang intindihin at kung ano mang sasabihin pa sa'yo ni senyorito, iha. Wala naman po problema sa akin ang trato ng anak ni Gustavo. Ang mahalaga lamang sa akin, Manang, ay masukulin ko ang kabutihan ni Gustavo sa akin at sa pamilya ko. Ganyan nga, Teresa. Fight-fight lang dapat. Pero wag ka dapat papaapi dun kay senyorito at baka maging abuso. Tandaan mo, magiging ina ka ni senyorito, Alex, kaya dapat hindi ka papatalo at nagpapaapi sa kanya. Segunda naman ni Nelly, kaya naman nakurot ito ng kanyang ina. Kung ano-anong tinuturo mo kay Teresa, huwag niyo na lang pansinin to sinasabi ni Nelly. Maupo ka na, iha, dahil kakain na. Tatawagin ko na lamang si senyor para sabay-sabay na kayo sa pagkain. Sumunod na lamang ako kay Manang, saka ito tumalikod at umalis na para tawagin ang mag-ama. Sus, si inay talaga. Tama yung sinabi ko sa iyo kanina. Dapat maging palaban ka kay senyorito. Si nanay kasi, nasa side ni senyorito dahil parang anak na din ang turing niya doon. Mahinang sabi ni Nelly sa akin. Oo, huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman ako ipinanganak lang ni nanay para magpa-upin na lang ng basta-basta. Ganyan dapat ang mindset. Natawa na lamang ako kay Nelly at nagpaalam na din ito. Dahil pababa na ang mag-ama kaya umayos na ako ng upo. Nang makaupo na ang mag-ama ay nagsimula na nga kaming kumain. Walang imikan ng mag-ama, hindi ko naman mailunok na maayos ang kinakain ko dahil sa lamig na tingin sa akin itong si Alexander. Nakakawalang gana, mas mabuti pang sa labas kumain. Seryosong sabi nito sabay tayo at walang lingon-lingon na lumabas na ito ng bahay. Napapabuntong hininga na lamang si Gustavo saka muling humingi ng paumanhin sa inasal ng anak nito. Nang matapos kaming kumain ay sinamahan ko na si Gustavo sa silid nito at hinintay na makatulog ito bago ako umalis. Nang masiguro kong mahimbing nang natutulog si Gustavo ay lumabas na ako at tumuloy na sa silid ko nakatabi lamang ng silid ni Alexander. Pagkapasok ko ay naligo muna ako saka nahiga na matapos kong mapatuyo ang buhok ko. Papikit na sana ako nang bigla na lamang bumukas ang pinto. Kaya naman napabalikwas ako ng bangon. Dahil si Alexander ang pumasok sa aking silid. Anong kailangan mo? Kinakabahan tanong ko. Magkano ba ang binayad sa'yo ng aking utu-utong ama? At dodoblihin ko para mawala ka na sa paningin ko. Hindi niya ako binayaran, kaya makakalabas ka na. Lakas na loob kong sagot sa kanya, sabay turo ng pintuan sa kanya. Ang lakas din naman ng loob mong babae ka na palabasin ako sa sarili kong pamamahay? Ano bang ipinagmamalaki mo? Eh alam ko namang isa ka lang naman babaeng bayaran. Na nakuha ng ama ko sa isang pipichuging bar. Hindi ako bayaran o ano pa man. Wala akong dapat na patunayan sa'yo. Kaya kung maaari, lumabas ka na dahil baka kung ano pang isipin ng iba kapag nakita ka nila dito sa kwarto ko. Kung ganon, ay hayaan mo akong gawin ang iisipin nila. Seryosong sagot nito sabay lapit sa akin. Kaya naman agad ako napaalis sa kama at tatakbo na sana palabas. Nang bigla nitong higitin ang kamay ko at pabalya akong inihiga sa kama. Walang ano-anong pinunit nito ang manipis kong pantulog. Saka pinagsawaan niyang halikan ang labi at dibdib ko.
Tama na, parang awa mo na, wag! Takot at umiiyak kong sigaw sa kanya. Pero para itong bingi, dahil hindi ako nito pinakinggan. Dahil sinunod na nito ang pangibabang kasuotan ko. Huwag kang umasta na parang birhen ka, dahil hindi bagay sa'yo. Puno ng puot na sagot nito, sabay tanggal na rin ito ng saplot nito. At walang paligoy-ligoy itong pumasok sa akin. Napatigil ito sa ginagawa at saka ako tinignan ng may pagtataka. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin at saka umiyak ng tahimik. Tumayo ito saka muling isinuot ang nagkalat nitong saplot at walang lingon-lingon na lumabas ng kwarto ko. Napayakap na lang ako sa aking sarili habang walang humpay sa pag-iyak. Tumayo ako saka tinahak ang banyo at pinagkukuskos ang mga bahagi na nilapastanganan ng hayop na yon. Nang matapos kong malinisan ang nadungisang kong katawan ay iika-ika akong bumalik sa higaan at ipinagdasal sa Diyos na sana ay makayanan ko pa ang mga susunod na mangyayari sa buhay ko dito sa puter ng mga Monteverde. Alexander, napakasama mo! Puno ng hinanakit kong wika sa hangin habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Tuliro akong pumasok sa akin si Lid saka napasabunat sa aking buhok. Napakatanga mo, Alexander! Sermon ko sa sarili ko. Oo, galit ako sa babaeng yon. Pero aminado akong mali yung ginawa ko. Ewan ko ba kung bakit ko yung nagawa. Nagdilim lang talaga yung paningin ko sa kanya, nangitanggi niya ang mga bintang ko sa kanya. Pero mali ako ng hinala dahil malinis pa siya at ako ang kauna-unahan niya. First time in my life na maka-encounter ako ng birhen. Dahil lahat ng nakarelasyon ko sa Amerika ay mga hindi nakagaya niya. Binuksan ko na lamang ang mini-ref ko dito sa aking silid. Saka kinuha ang tatlong bote ng Red Horse at nilango ang aking sarili sa alak para makalimutan ang katarantaduhan na nagawa ko. Kinaumagahan ay masakit ang ulo kong bumaba saka nagderetso ng kusina para uminom sana ng tubig. Pero naroon pala ang babae ng aking ama. Kaya naman sinadya kong bungguin ang balikat nito para ipaalam sa kanya na hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. Nagets naman niya ang ibig kong ipabatid sa kanya. Kaya naman nakayuko ito lumabas na ng kusina. Matapos kong uminom ng tubig, ay hinanap ng mata ko ang babae ng aking ama. At natagpuan ko ito sa hardin na nagdidilig ng mga halaman. Tumikim muna ako para makuha ang atensyon niya na nangyari naman. Dahil napatigil ito sa kanyang ginagawa. Mauulit yung nangyari sa ating kagabi. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagtira dito at panguutos sa ama ko, may isa akong salita. Kaya pag-isipan mo mabuti ang mga hakbang na gagawin mo. Banta ko sa kanya, kaya naman napaharap ito sa akin na mayroong masamang tingin. Napakawalang hiya mo. Hindi ko iiwan ang ama mo dahil malaking utang na loob ko sa kanya. Hindi ako natatakot sa iyo. Isusuplong ko ang kababuyan na ginawa mo sa akin sa iyong ama para mapaalis ka niya dito ng demonyo ka. Puno ng galit na sagot nito sa akin nang inisihan ko lamang. Do you really think na paniniwalaan ka ni Dad? Ako ang anak niya. Habang ikaw ay pampalipas oras lamang niya. Oras na malaman ng aking ama na hindi ka na malinis, ay parang basura ka lamang niyang itatapon at ibabalik sa basurang pinanggalingan mo. Mapang-insulto kong sagot sa pananakot nito. Napakasama mo, wala kang puso. Nanghihinang sagot nito sabay patak ng luha nito na ikinatuwa ko dahil magiging sunod-sunuron na ito sa mga nais at gusto ko. Oo, masama talaga ako. Kaya mamayang gabi, huwag mong ilalak ang pinto ng kwarto mo. Dahil ipaparanas ko sa iyo ang langit na hindi kayang iparanas sa iyo ng aking ama. Sasampalin sana ako nito pero maagap ko nadakip ang kamay nito. At walang anong-anong ninakawan siya ng halik sa kanyang malambot na labi. Don't you try, baby? See you around. Sabay bitaw ko sa kamay niya at iniwan na siya doon na nagingit-ngit sa galit. Wala akong pakialam sa kanya. Para sa akin ay isa lamang siyang gold digger na hayok sa kayamanan at pera. Manang, pakidala naman po ako ng pagkain sa taas. Samahan niyo na din po ng kape. Salamat. Bilin ko kay Manang dahil ayaw ko makasama sa pagkain ang dalawang yon. Sige po, senyorito. Tumuloy na ako sa silid ko at naligo na muna. Saktong pagkatapos kong maligo ay siya rin pagdating ng almusal ko. Salamat, Manang. Tumango na lamang sa akin si Manang saka ito nagpaalam na kaya naman kumain na ako. Matapos kong kumain ay kinuha ko na ang wallet at cellphone ko. Dahil kailangan kong tignan ang mga gulay at prutas na aanihin ngayon.
Namiss ko na rin ang pag-aani dahil yun ang bonding namin noon ni Mami na nabubuhay pa ito. Stress reliever ko din kasi yon. Gusto ko muna mag-relax dahil halos isubsob ko ang sarili ko sa trabaho bilang isang architect. Well, worth it naman. Dahil kahit maglamyerda na lamang ako buong buhay ko ay maaari na. Dahil sa halos bilyones kong ipon sa bangko. Pagbaba ko ay nakasalubong ko si Dad pero hindi ko to pinansin. Kahit na tinatanong ako nito kung saan ako pupunta. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito, anak? Malungkot na tanong ni Dad sa akin habang papalabas ako ng bahay. Hanggat hindi ka nakikipaghiwalay dyan sa kirita mo. Madiing sabi ko kay Dad. Pero masaya ako nakasama si Teresa. Katwiran pa nito gamit ang mahinang tinig. You don't even love her. You just need her. So please, break up with her. Or I will make her life miserable. Pagbabanta ko kay Dad pero wala itong sinabi at napabuntong hininga na lamang. Kaya naman umalis na lamang ako dahil baka kung ano pa ang mga masasakit na salita ang masabi ko sa kanya. Matigas kayo ha? Sige, pagbibigyan ko kayo sa mga gusto nyo. Sigaw ng galit kong damdamin habang napapakuyom ang aking dalawang kamao. Habang naglalakad ako papuntang farm ay bigla ko nakaisip ng plano. Oo nga naman, bakit nga hindi ko naisip yon? Napangisi na lamang ako sa planong gagawin ko. Teresa, I will make you fall. At pagkatapos ay iiwan na kita na parang basahan. Para naman malaman mo na hindi ako magandang kaaway. Pinili mo to, pues harapin mo ang ganti ko sa'yo. Nang makarating ako sa taniman ay halos patapos na ang mga trabahador ni Dad. At isinisilid na ang iba't ibang gulay at prutas sa isang malaking plastik. At ikinakarga na ito sa truck dahil i-deliver na ang mga naani sa mga supplier ng mga ito. Umupo na lamang ako sa isang kubo at pinagmamasdan silang lahat. Hindi pa rin nagbabago ang lugar na to, katulad pa rin ito ng dati. Ang pinagkaiba lamang ay wala ng aking ina na nagbibigay liwanag at sigla sa akin. Bakit kayo nag-iisa dito, senyorito? Pukaw sa akin ni Mang Espe na siya nagbabantay at katiwala ni Dad dito sa mga pananim. Nagpapahangin lang ho, Mang Espe. Simpleng sagot ko habang hindi inaalis ang paningin ko sa mga naghahakot ng mga trabahador. Tumayo ako at hinubad ang t-shirt na suot ko para tumulong sa mga naghahakot ng gulay. Naku, senyorito, wag na ho. Kaya na namin to. Pigil sa akin ni Mang Espe pero hindi ko to sinunod. Hayaan niyo na ho akong tumulong, Mang Espe. Wala na ito nagawa dahil ako na ang kusang nagbuhat ng isang sakong kalabasa at dinala yon sa isang truck kung saan hindi pa masyadong puno. Pagkatapos namin mabuhat lahat at mailagay sa truck ang mga naani ay kinuha ko na ang t-shirt ko at hindi na nag-abalang isuot pa yon dahil pinagpapawisan pa ako. Pinasya ko nang bumalik sa bahay para makapaglinis na ng katawan dahil medyo dumikit na sa katawan ko yung dumi at lupa. Nang papaakyat na ako sa hagdan, ay sakto naman pababa ang babae ni Dad. Kaya naman sinadya kong harangan nito at hinuli ko ang palad nito. Saka yun ipinalanda sa akin 6-packs na abs. Napangiti ako sa pagkagulat at palalaki ng dalawang mata nito. Matigas, hindi ba? Pero hindi lamang yan ang matigas sa akin. May pilyong ngiti sa akin labi nang sabihin ko yun sa kanya. Kitang-kita ko ang pagbabago ng kulay ng mukha niya kaya naman napangiti ako ng wagas. Dahil sa epektong nagawa ko sa kanya. Bastos! Tanging nasabi nito sabay bawi ng kamay nito at nagmamadaling bumaba. Sinundan ko lamang ito ng tingin saka nagdiretso na sa aking kwarto para makapaglinis na ako ng katawan. Habang hinahayaan ko na dumadaos-dos sa katawan ko ang malamig na tubig, ay bigla-bigla na lamang bumalik sa alaala ko ang nangyari at nagawa ko kay Teresa kagabi. Kaya naman nabuhay ang hindi dapat mabuhay. Teresa, you turn me on, baby. Naisang tinig ko habang ginagawa ang ikakatahimik ng alaga ko. Kinagabihan, matapos namin kumain ay nagpaalam na agad ako kay Gustavo. Dahil hindi ako mapakali sa uri ng tingin sa akin ni Alexander. Nung makapasok ako ng silid, ay agad ko nilakang pinto at nagdasal na sana hindi totohanin ni Alexander ang banta nito sa akin. Nagulat pa ako nang bigla na lamang tumunog ang cellphone ko. Kaya naman agad kong tinignan kung sino ang tumatawag at laging tuwa ko nang si inay ang caller. Kaya naman agad ko itong sinagot. Teresa, anak, kumusta ka na? Namimiss ka na ni nanay, anak.
Kailan mo ba kami dadalawin ng Kuya Joel mo? Bungad ng nangungulilang boses ni inay, bigla na lamang nanubig ang mga mata ko, pero bigla ko din pinalis at pinakalma ang sarili ko. Dahil ayoko mag-alala pa sa akin si inay. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot kay inay. Ah, mabuti naman po ako tito nay, kaya wag na po kayo mag-alala pa. Kayo po ni kuya, kumusta na? Pilit kong pinasigla ang boses ko para mapanatag sa akin si inay. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Maayos-ayos na ako anak. Sabi ng nurse na nag-aalaga sa akin ay fully recovered na daw ako. Marami lamang bawal, pero maayos na ang pakiramdam ko anak. Masayang anunsyo ni inay sa akin, kaya naman napangiti na ako. Dahil sa wakas ay magaling na nga si inay. Maraming salamat naman po kung ganon. Basta nay, makinig ka lang sa mga bilin sa'yo ni Nurse Joyce. Baka po pagkatapos ng kasalamin ni Gustavo ay makadalaw na po ako dyan sa inyo. Sa ngayon po kasi ay busy si Gustavo at tinutulungan ko din to kaya hindi pa ako makauwi dyan sa atin. Pagsisinungaling ko kay inay, hindi kasi ako maaaring umuwi dahil tiyak ko na mapapansin ni inay na may dinadala akong bigat sa loob ko. Kaya naman ayoko mangyari yon, lalo pat kakagaling lamang ni inay. Ganun ba? Basta dalawin mo kami pag may oras ka na anak, ha? Miss na kasi kita. Pilit kong tinatagan ng sarili ko para hindi mapaiyak. Idinadaan ko na lang sa paghinga ng malalim ang luha ko na gustong gusto nang kumawala. Opo nay, sige na po magpahinga na po kayo. Susupresahin ko na lamang po kayo. Malay nyo bukas o makalawa eh, makauwi na ako dyan. Mahal ko po kayo nay. Ingat po palagi, okay? Ibababa ko na po para makapagpahinga na po kayo. Mahal din kita anak. Sige na, mag-iingat ka dyan. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka, ha? Opo, nay. Tanging sagot ko, saka pinutol na ang tawag. Nang matapos ang pag-uusap namin ni inay, ay doon ko lamang pinakawalan ang mga luha kung kanino ko pa pinipigilan. Nung gusto ko nang umuwi, at yakapin si inay na mahigpit, pero hindi ko magawa dahil may utang na loob ako kay Gustavo. Nang mailabas ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, ay saka lamang ako nagdesisyon na maglinis na ng katawan. Nag-half bath lang ako at saka nagpanjama at sando. Halos mag-aalas 11 na pero hindi pa rin ako dinadalaw ng anto. Kaya naman kinuha ko ang cellphone ko saka ako nag-open ng Facebook. Tumambad sa akin ang sandamukal na message sa akin ng kaibigan kong si Lucy. At tinatanong nito kung nasaan na ako at bakit hindi na ako pumapasok. Maging si Sir Alvin ay may message din sa akin at nagtatanong kung papasok pa daw ba ako. Dahil sayang naman daw lalo pat nasa list ako na maging isang cum laude. Nakaramdam ako na matinding panghihinayang pero huli na dahil wala na akong magagawa. Nagreply naman ako kay Lucy na dahil sa financial kaya ako huminto, ganun din kay Sir Alvin. Matapos kong maisend yun kay Lucy ay agad ito nagreply na nasaan ako at makipagkita umano ako sa kanya para matulungan niya ako. Mayaman ang pamilya ni Lucy. Actually, tinangka ko talagang hingan siya ng tulong pero binalot ako na matinding hiya. Magre-reply na sana ako nang bigla itong tumawag kaya naman agad ko itong sinagot. Bruha ka, nasan ka na ba? Magkita nga tayo bukas para matulungan kita sa kung ano mang pinoproblema mo. Huwag mo susubukan tumanggi dahil ipapawanted kita kay Sir Rafi Tulfo para lang lumabas ka at magpakita sa akin. Bulyaw nito sa akin kaya naman nailayo ko sa tenga ko ang cellphone dahil parang masisira ang eardrums ko sa tinis ng boses niya. Susubukan ko pero hindi ko maipapangako. Komplikado ang nangyari sa buhay ko ngayon pero ayos lang naman ako. Sige na, promise, bukas makikipagkita ako sa'yo. Matahimik lang ang nag-hysterical mong kaluluwa. Pagbibiro ko sa kanya dahil alam kong high blood na to sa akin. Buisit ka, nakukuha mo pa magbiro. Pero sige, pumunta ka sa coffee shop ni Mami, ha? Bukas ng hapon, mga 3 PM, at doon tayo mag-uusap ng masinsinan. Oo na, sige na Lucy, matulog na tayo dahil ating gabi na din. At isa pa, inaantok na din ako. Sumang-ayon naman na ito, kaya naman binaba ko na ang tawag. Tamang-tama lamang ang pag-uusap namin ni Lucy dahil dinalaw na ako ng antok. Nang mawawala na sana ang ulirat ko, ay saka naman tumunog ang pinto. Hudyat na may tumatangkang pumasok. Kaya naman biglang nabuhay ang kaba ko sa aking dibdib at nagdasal na sana ay hindi yun si Alexander. Tumayo ako at ihaharang na sana ang sofa sa pinto pero huli na dahil nabuksan na yun ni Alexander. Trying to escape, baby?
Nakangisin itong sabi, sabay pasok sa silid ko. Pati sinarado na ang pinto, saka dahan-dahan itong lumapit sa akin. Huwag ka lalapit, kundi sisigaw ako. Tapang-tapangan kong banta sa kanya kahit na nangangatog na ang tuhod ko. Go on. Yun eh, kung may makakarinig sa'yo. Ang alam ko kasi, soundproof ang tatlong kwarto dito sa taas at kabilang na ang kwarto mo doon. Kaya naman sige, sumigaw ka na. Sagot nito na nakalapit na sa akin at hinahaplos na ang aking pisngi. Tinabi ko naman agad ang kamay niya at tatakbo na sana, pero hindi niya ako hinayaan dahil agad ako nitong pinasandal sa pader at kinuyumos na nanggigigil niyang halik. Para bang mauubusan ako ng hangin sa estilo ng paghalik nito sa akin. Walang-wala ang lakas ko, lalo pat nadadala ako sa mainit niyang haplos sa akin. Mali ito. Kaya naman na matauhan ako ay buong lakas kong itinulak si Alexander. Pero bigo ako dahil para itong pader sa sobrang tigas. Sabayan mo na lang ako, Teresa. Alam kong gusto mo itong ginagawa ko sa'yo. Kaya huwag mo nang pigilan. Malamis ang boses nito nang sabihin niya yun sa akin. Hindi na ako magpapakasal sa iyong ama. Kaya parang awa mo na, tigilan mo na to. Aalis na ako sa pamamahin niyo at magpapakalayo-layo na ako. Basta pakualam mo lang ako. At huwag mong ituloy ang masama mong balak sa akin. Lumuluha pang pagmamakaawa ko sa kanya. Too late, Teresa. I want you, Teresa. Muling saad nito, saka binalingan ang ibabang bahagi ko. Nakakahibang ang ginagawa niya sa akin. Kaya naman nagparaya na ako dahil aaminin ko na nagugustuhan ko ang ginagawa niya sa akin. Napakarupok ko. Dahil bigla na lamang napalitan ng pananabik ang takot na nararamdaman ko kani-kanina lang. Napasabunot na lamang ako sa kanya nang marating ko ang rurok. Kaya naman agad nitong tinanggal ang huling saplot nito at pumwesto na. Napakaingat ng pagpasok nito sa akin. Hindi gaya ng una niyang pasok sa akin na walang pag-iingat. Bumaon na lamang ang kuko ko sa likod niya nang tuluyan na niyang maipasok ang kabuuan ng sandata niya sa akin. Ang sarap sa tenga ng ungol niya, kaya talaga nagiinit ako. Sa tanang buhay ko, ay ngayon lamang ako nawala ng ganito kalala sa sarili ko. Baon na baon ang pag-atras sa banti niya, kaya naman talaga napapaliyad ako. Halos magsugat ang labi ko sa tindi ng pagkagat ko dito. Dahil pinipigilan ko ang mapahalinghing dahil nahihiya ako. Moon my name, baby. Mando nito sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Masinigihan pa nito ang pag-ulos, kaya naman lumabas na sa bibig ko ang inutos niya kanina. Alexander, please. Nahihipang ko pakiusap sa kanya. Please what, baby? Mapang-akin nitong tanong sabay halik sa aking labi. Arthur, please. Naisang tinig ko, kaya naman napangiti ito sabay tango. As you wish. Sagot nito sa kasinunod ang hiling ko. Para na akong mababaliw sa tindi ng ipinaparamdam niya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na nasasabog na ako, kaya napayakap na lamang ako sa kanya ng mahigpit. Ilang ulos pa ay pareho naming narating ang rurok ng kaligayahan. Pagod at pawisan itong napahiga sa aking tabi. Patulog ka na, Teresa. Babalik ulit ako mga ganitong oras ulit mamayang gabi. Kaya naman huwag mo nang ikandado pa ang pinto. Dahil ayon sa mga pakiusap mo sa akin, ay alam ko na gustuhan mo din ang ginawa nating to. Huwag kang mag-alala dahil wala namang makakaalam sa ginawa nating to. Malamig nitong sabi saka tumayo na at isinuot ang saplot nito. Natulala naman ako sa inasta niya. Kaya naman nagtalukbong na lamang ako dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya. Kung ganun ay itatrato niya lamang ako bilang kanyang parausan. Napaiyak na lamang ako saka pinilit ng makatulog. Dahil bukas na bukas din ay aalis na ako sa bahay na to. Pagtatrabahuhan ko na lamang ang perang na itulong sa akin ni Gustavo. Nandiyan naman ang anak niya kaya hindi na siya mag-iisa. Alas tres pa lamang ng madaling araw ay nakaimpake na ako ng mga gamit ko. Bumuntong hininga muna ako bago kumatok sa kwarto ni Gustavo. Nagulat pa ako dahil pinagbuksan agad ako nito. Oh, Teresa, bakit ang aga mo? Nagtatakang tanong sa akin ni Gustavo habang nakatingin sa bag na bitbit ko. Pwede ba pumasok tayo sa loob at baka may makakita at makarinig sa atin dito? Tumuloy na nga ako nang lawakan nito ang pagbukas ng pinto. Huminga muna ako ng malalim, saka hinawakan ang dalawang kamay nito at nagsusumamo ko itong tinignan sa mata. Gustavo,
na hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nahihiya ako at nakukonsensya ako. Patawad, ngunit hindi ko kayang ituloy ang pag-iisang dibdib natin. Mayroon akong mabigat na dahilan, ngunit hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Yung mga naitulong mo sa pamilya ko ay pag-iipunan ko para maibalik ko ang lahat ng perang nahiram namin sa'yo. Sorry talaga, pero hindi ko kayang ituloy to. Patawarin mo sana ako, Gustavo. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang isinasalaysay ko sa kanya ang plano kong pag-iwan sa kanya. Ngumiti muna ito sa akin, saka ako niyakap nito at hinaplos ng marahan ng likod ko. Naintindihan ko. Alam kong sasabihin mo talaga yan sa akin. Sa totoo niyan, balak na din talaga kitang palayain para sa muling pagkakasundo namin ng anak ko. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa akin dahil wala naman akong sama ng loob sa'yo. Pinasaya mo ako, Teresa, kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Huwag mo nang isipin ang mga naitulong ko sa inyo. Isipin mo na lang, natulong ko yon. Hindi mo man sabihin ay alam kong ang anak ko ang dahilan, pero ayokong pangunahan ka. Basta ang hiling ko lang ay kapag nagkaroon ako ng apo, ay huwag mo sanang ipagdadamot sa akin. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo, Teresa. Buhat sa sinabi nito ay bigla na lamang nanlaki ang dalawang mata ko. Paano nito nalaman? Napayuko na lamang ako dahil pakiramdam ko ay napakasalawahan ko. Teresa, hindi ako galit, kaya hindi mo kailangan mahiya. Sige na, umalis ka na bago pa magising ang anak ko. Tama lamang na lumayo ka para naman malaman ng anak ko ang mga pagkakamaling nagawa niya sa'yo. Ako nang humihingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa ng anak ko sa'yo, Teresa. Pangako na wala akong sasabihin sa kanya. Masaya ako nakasama kita, Teresa. Niyakap ko na lamang ito, saka pinasalamatan ng paulit-ulit dahil sa sobrang kabutihan ng puso nito. Bago ako lumabas sa silid nito ay may inilagay itong cheque sa kamay ko na nagkakahalaga na 500,000 piso. Tanggapin mo sana to, hindi yan para sa'yo, kundi sa future ng apo ko. Asintado kami mga Monteverde, kaya nasisigurado kung magkakaroon na ako ng apo. Hindi na ako nagprotesta pa dahil kakailanganin ko talaga to, dahil plano kong manirahan sa ibang lugar. Maraming salamat sa kabutihan at sa walang sawang pagtulong mo sa akin. Hindi kita malilimutan. Paalam. Yun lamang at nagtuloy-tuloy na ako sa paglabas ng mansyon nito. At tinagsilusin na papalabas na ako ng hasyenda ng mga Monteverde. Matapos kasi na nangyari sa amin ni Alex ay agad kong chinat si Lucy at tinamin ko dito ang lahat-lahat. Kaya naman agad ako nitong sinabihan na susunduin ako nito ngayong madaling araw. Nang marating ko ang napakalaking gate ay agad kong sinabi sa gwardya na pagbuksan ako. Agad naman itong sumunod. Dahil tinawagan ito kanina ni Gustavo na huwag akong pipigilan sa paglabas. Bruha, tara na, dali! Agad nitong hinaklit ang braso ko saka pinapasok sa pulang kotse na dala nito. Salamat, mangkukulam. Sarkastiko kong sabi sa kanya dahil kahit kailan talaga ay hindi nagbago ang tawag niya sa akin. Napatawa na lamang ito saka nagmaneho na. So anong plano mo na ngayon ha, Bruha? Itutuloy mo na ba ang pag-aaral mo? Or magtatago ka muna sa Alexander na yon? Tanong nito habang nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Magpapakalayo-layo muna ako. Siguro ay next year ko na lang itutuloy ang pag-aaral ko. Gusto ko munang ayusin ang sarili ko. Mag-homeschool ka na lang kaya, Bruha ka. Sayang no, 2 buwan na lang graduate na tayo. Ako nang bahala magpalusot sa head ng university para mapayagan kanya mag-homeschool. Ay, tama. Di ba sabi mo may nangyari sa inyo ng Alex mo? Eh di sabihin natin sa school na masela ng pagbubuntis mo. Huwag mo na subukan pang umangal. Dahil gusto ko na sabay tayong pumunta ng States pagkatapos nating graduate. Dahil may kumpanya na naghihintay sa atin. Walang iwanan, remember? Kaya umuwi ka na lang at huwag nang umangal pa. Pinal nitong sabi na ikinatuwa ko. Dahil kahit na para magsisinungaling kami ay okay lang. Dahil hindi na ako mag-iisa. Kasama ko ang kaisa-isa kong kaibigan na napakamaunawain at matulungin. Sige, salamat ha. Pero dalhin mo muna ako sa bahay dahil kailangan ko magpaalam kay inay para hindi na siya mag-alala pa sa akin. Okay. Naka-okay sign pa ang kamay nito sabay kindat sa akin kaya napangiti na ako. The best talaga itong si Lucy. Dahil kahit sobra na ang bigat ng nararamdaman ko ay nagawa pa rin itong pag-aanin ang loob ko. I love you, mangkukulam. Masayang wika ko sa kanya. Ang sweet naman. I love you too, Bruha. Nakangiting sagot nito.
kaya naman napatawan na lang kaming pareho. Gumaan na ang pakiramdam ko at dahil mahaba-haba pa ang biyahe ay tinuon ko na lamang ang paningin ko sa labas. Aaminin kong sa maikling panahon ay nahulog na agad ang loob ko kay Alexander. Napangiti na lamang ako ng mapait nang muling bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin kagabi. Pinilit kong alisin siya sa isipan ko dahil kahit kailan ay hindi niya masusuklian ang pagmamahal ko para sa kanya. Napapabuntong hininga na lamang ako dahil sa mga negatibong pumapasok sa isipan ko. Lalim nun, bruha! Huwag mo nang isipin pa ang lalaking yon, hindi niya deserve ang isang kagaya mo. Kaya cheer up, bruha! Huwag mong idadown ng sarili mo para lamang sa isang lalaki. Payo nito. Yes, ma'am. Sagot ko na lamang sa kanya. Good. Natatawang sagot nito. Hindi nagtagal ay nakarating na din kami sa bahay namin. Kaya naman bumaba ako agad dahil nasasabik na akong makita si inay. Nakailang katok din ako nang pagbuksan kami ni Nurse Joyce. Nagulat pa ito nang makita ako pero mas nagulat ako dahil sa namumula nitong liig. Nakumpirma ang hinala ko na lumapit sa amin si kuya na napakagulo ng buhok. Oh, bunso, naku, mabuti naman at nakauwi ka. Halika, pasok ka. Oh, Lucy, kumusta? Eto, maganda pa din. Nakangiting sagot ni Lucy kay kuya. Pumasok na nga kami ni Lucy. Pero bago ako tuluyan tumuloy sa bahay namin ay kinurot ko ang tagiliran ni kuya. Kaya naman napatingin ito sa akin na may pagtataka. Ikaw kuya ha, mukhang pinapapak mo kanina si Nurse Joyce bago kami dumating. Alam ba yan ni inay? Paano mo nalaman? Pero tama ka, istorbo ka nga eh. Pero okay lang, may mga susunod na gabi pa naman. Saka huwag kang mag-alala dahil alam ni inay dahil nobya ko na si Joyce. Wow! Tanging nasabi ko dahil hindi ako makapaniwala na napasagot ni kuya ang nurse ni inay. Bukod kasi sa torpe si kuya ay pihikan din ito sa babae. Kaya naman natutuwa ako na may nagpapaligaya na pala sa puso niya. Ginulo na lamang ni kuya ang buhok ko saka ito pumunta ng kwarto nila. Mukhang itutuloy nito ang naudlot nilang ginagawa kanina. Napapailing-iling na lamang ako kay kuya. Pumunta na ako sa silid ni inay at dahan-dahan binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog si inay kaya naman maingat ko itong tinabihan saka ako yumakap dito. Namiss ko na sobra ang yakap ng aking ina kaya naman napapapikit ako habang dinadama ang mainit na yakap sa akin ni inay. Gumalaw si inay kaya batid ko nagising ko to. Teresa, anak ko? Wika ni inay habang kumukurap-kurap ang mata nito. Marahil iniisip nitong panaginip lamang ang lahat, kaya naman niyakap ko si inay na mahigpit at hinalikan ito sa kanyang pisngi. Good morning, pinakamamahal at pinakamaganda pa sa maganda kong inay. Masigla kong bati kay inay, kaya naman napangiti ito, kasabay ng pagdausdos ng ilang butil ng luha nito. Oh, Diyos ko, anak ko, ikaw nga. Akala ko hindi mo na kami dadalawin pa. Nangungulila ako sa iyo ng labis, anak. Patawad kung kinailangan mo magsakripisyo para sa akin. Si inay naman eh, nag-iimot na naman. Huwag na po kayo mag-alala dahil okay na po ang lahat. Hinayaan na ako ni Gustavo na makalaya. At hindi na din po matutuloy ang kasal namin. Tunay nga po ang sabi-sabi ng karamihan na napakabuting tao ni Gustavo. Ngunit nay, kailangan ko pong lumayo muna. Ha? Bakit naman anak? Naguguluhan tanong sa akin ni inay kaya naman inamin ko ang lahat-lahat sa kanya. Akala ko ay magagalit sa akin si inay, pero hindi dahil nauunawaan pa ako nito. Kung yan ang alam mong makakabuti sa'yo, ay susuportahan kita ah. Basta huwag ka lamang makalimot ng tawagan kami. Opo, nay. Marami pong salamat. Kailan mo balak umalis, anak? Pagsikat po ng araw sana, nay. Sa kondo na lamang daw ako ni Lucy tutuloy dahil ipagpapatuloy ko po ang pag-aaral ko. Kaya nga lang po ay homeschool lang. Para talagang hindi ako matunto ng anak ni Gustavo. Mabuti pala kung ganon. Tara at bumangon na tayo at tulungan mo si nanay na ipagluto kita ng paborito mong sinangag at binating itlog na may kamatis. Sige po, nay. Namiss ko na din po ang luto mo. Tumayo na nga kami saka magkahawak kamay naming tinahak ang kusina. Napangiti pa ako nang makita kong mahimbing na natutulog sa sofa si Lucy. Bumalik muna ako sa kwarto ni inay para kuhanan ng kumot si Lucy. Nagtulungan na nga kami ni inay sa paghahanda ng pangagahan naming lahat. Saktong pagsapit ng alas 5 ay tapos na kami sa pagluluto. Kaya naman ginising ko na si Lucy at si inay naman ang siya nagising kina kuya.
masaya kami nagsalo-salo habang walang humpay sa pagkukwentuhan. Nang tungkol sa nangyaring recovery ni inay at sa panliligaw na ginawa ni kuya kay Ate Joyce. Natapos na nga ang masayang pagsalo-salo namin. Hanggang sa magpaalam na nga ako kina inay at kuya, natutuloy na sa condo unit ni Lucy. Pagkagising ko kinaumagahan ay biglang bumalik sa alaala ko ang mainit namin tagpo ni Teresa. Ewan ko ba pero ni katiting na pagsisisi ay wala ko naramdaman. Aaminin kong gusto ko ang namagitan sa amin kagabi. Bumangon na lamang ako saka nagtuloy sa banyo para maghilamos. Tinignan ko muna ang cellphone ko para malaman ang oras. 7:00 na pala ng umaga. Paglabas ko sa kwarto ko ay mukha ni Dad ang bumungad sa akin kaya naman nagtaka ako. May kailangan ba kayo sa akin, Dad? At nagabang pa talaga kayo dito sa labas ng pinto? Hindi ito sumagot bagkus ay pinatabi pa ako nito at saka nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa kwarto ko. Umalis na si Teresa at hindi na din matutuloy ang aming kasal. Mas pinili kita dahil mahal kita, anak. Alam ko kung anong ginagawa mo kay Teresa at hindi ako natutuwa. Ngayon, kung may bala ka mang hanapin siya, ay huwag mo na susubukan dahil hindi siya magpapahanap sa'yo sa tinti ng mga ginawa mo sa kanya. Dad, it's not what you... Hindi pa ako tapos. Alam mo namang ayoko sa mga sinungaling, hindi ba? Ngayon, tatanungin kita, lalaki sa lalaki. At sana isagutin mo ako ng totoo. May pagtingin ka ba para kay Teresa? O ginawa mo lamang yun sa kanya para sirain siya sa akin? Fine, I did it on purpose. Madiin kong sagot kay Dad, pero nagulat ako nang dumapo ang kamao nito sa mukha ko. At hindi ko inaasahan na mabubuwal ako. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo yon para lamang sa pansarili mong kapakanan. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Napakabuti ni Teresa sa akin. Pinasaya niya ako na dapat ay anak ko ang gumagawa. Sinisiguro ko sa'yo na pagsisisihan mo itong nagawa mo. Mark my words, son. Dahil hindi mo na ulit makikita pa ni anino ni Teresa. Galit na bulyaw sa akin ni Dad, saka ito lumabas at pabalyang isinarado ang pinto. Tumayo na ako at pinunasan ng kamay ko ang tugon ng galing sa aking labi. Napangisi na lamang ako dahil ito ang kauna-unahang pinagbuhatan ako ng kamay ni Dad. Well, deserve ko naman dahil aminado naman talaga ako na mali ako. Hindi na magiging maganda ang atmosphere dito sa bahay. Kaya naman kinuha ko na ang bag ko at isinilid ang iilan kong damit. Tinawagan ko muna ang pinsan kong si Drew dahil kailangan ko nang magsisermon sa akin ngayon. Tiyak na mapapayuhan ako noon dahil expert na yon sa mga babae. Ibinulos ako na ang cellphone at susi ng kotse ko sa cabinet bit ang aking bag papalabas ng aking silid. Oh, senyorito, saan ang lakad nyo? May daladala pa kayong bag? Tanong sa akin ni Manang na makasalubong ko ito. Naalis na po ako, Manang. Simpleng sagot ko, saka ko itong nginitian para hindi na ito mag-alala pa. Nag-away ba kayo ng papa mo? Nag-aalalang tanong uli nito na agad ko namang inilingan. Alis na po ako, Manang. Kayo na po ang bahala dito. Tumalikod na ako at hindi ko na hinayaan pang makasagot si Manang. Dahil tiyak ko na pipigilan niya lamang akong umalis. Nag-check-in muna ako sa hotel na pagmamay-ari ni Drew. Dahil nasa meeting pa umano ito, kaya naman hinintay ko na lamang ito. Di nagtagal ay dumating na din si Drew at may daladala itong dalawang bote ng whiskey. Galing din talaga ng pandaman itong pinsan ko, kaya naman siya ang pinakapaborito ko sa lahat ng kamag-anak namin. Si Tito ba yan? Or babae? Tanong nito sabay upo sa sofa kung saan ako nakaupo matapos nitong ilapag ang whiskey sa mesa. Babae, insan. Simpleng tugon ko kaya naman napatawa ito. Really? Wow, first time na nagkaroon ka ng problema sa isang babae. Kadalasan kasi, babaeng namumblema sa'yo. Dahil para silang basahan kung itrato mo. So, sinong maswerte ng babaeng na to? Si Raulo. Actually, babae siya ni Dad. She's Teresa, by the way. At pakakasalan na sana. Pero hindi ko hahayaang may kasal si Dad sa babaeng napulot niya lang sa kung saan. At ang mas matindi pa ay kaidarang ko lang. Kaya ayun, ginawan ko ng paraan. Pinakialaman mo ang mapapangasawa ni Tito? God, Alex! Below the belt na yung ginawa mo. So ano nangyari pagkatapos? Umalis siya at nagalit sa akin si Dad. Kaya ako umalis sa bahay. Kilala kita, insan. Hindi ka basta-basta makikialam kung hindi ka naman interesado. Hindi ko alam. Pinagbintangan ko si Teresa na isa siyang bayaran. Pero itinanggi niya yon, kaya naman napikon ako. At doon nga ay nakumpirma kung tama siya. Dahil ako ang kauna-unahang pumasok sa kanya.
God, Alex, napakasira ulo mo. Kahit ako naman ay talagang aalis dahil dyan sa mga pinanggagawa mo. Pero ito lang ha, di ba sabi mo, ikaw ang kauna-unahan? So ibig sabihin, ay may nangyari sa inyo? Paano kung may mabuo? Anong gagawin mo? Pananagutan ko, syempre. Determinado kong sagot. Dahil kung may mabuo man nga sa isang gabing pinagsaluhan namin, ay pananagutan ko siya. Mabuti akong ganon. Pero para sa akin lang, insan, hanapin mo siya at humingi ka ng tawad. Alam kong may nararamdaman ka na sa kanya, kaya mo yun nagawa. Huwag mong i-deny dahil kilalang kilala ko na ang likaw ng bituka mo. Kaya naman ayusin mo ang gulong nagawa mo. Suyuin mo, kumahal mo na, para naman hindi ka magsisi sa bandang huli. Oo, aaminin kong attracted ako sa kanya, pero hindi ko naman siya mahal. Lokohin mo na lahat, Alex, pero huwag ako. Tara, iinom na lang natin yan. At sabihin mo ulit sa akin na mali ako kapag lasing na tayong pareho. Kumpiyansang sabi nito, sabay sali ng anak sa dalawang baso. Sabay abot sa akin ng isa. Hindi na ako nagsalita pa at tinanggap ko na lamang ang inumin na ibinigay nito sa kayon inisang lagok. Hindi ko na hinayaan pang salinan ako ni Drew dahil ako na ang nagkusa at pinunuko ang baso ko sa kayon parang tubig na ininom. Nang maubos ko ang isang bote ng whiskey, ay muli akong tinanong ni Drew habang may nakapaskil na pilyong ngiti sa labi nito. Uulitin ko, insan, yung tanong ko sa'yo kanina. May nararamdaman ka ba para kay Teresa? Alam ko lasing na ako, pero nakakapag-isip pa naman ako ng maayos. Kaya naman muli ko sinariwa ang mga panahon na ninakawan ko ng tingin si Teresa. Yes, I do like her. And I want her to be mine, insan. Hindi na siya nawala sa isipan ko pagmula na may mangyari sa amin. She's so perfect, man. At tama ka sa sinabi mo kanina na ngayon lamang ako nagkaganito sa isang babae. But Drew, I don't know how to apologize. Nasisiguro kong galit siya sa akin dahil ipinaramdam ko sa kanya na wala siyang halaga para sa akin. Oh, eh yun naman pala. Eh di hanapin mo siya at suyuin mo. Humingi ka ng tawad sa kanya at ipagtapat mo kung anong nararamdaman mo. Wala sa dugo natin mga Monteverde ang pagiging tuwag. Mali mo, gusto ka din niya. Tumango na lamang ako saka namin muling ipinagpatuloy ang pag-inom. Dama ko na ang kalasingan ko, kaya naman nagpaalam na ako kay Drew na matutulog na. At ito naman ay umalis na din, dahil hinahanap na umano ito ng nobya. Pagkagising ko kinaumagahan, matapos kong mag-almusal ng ipinadalang pagkain sa akin ni Drew, ay gumayak na ako patungo sa bahay ng pamilya ni Teresa. Pagkarating ko doon ay isang matipunong lalaki ang sumalubong sa akin. Para siyang boy version ni Teresa, kaya natitiyak kong kapatid niya ito. Magandang umaga. Gusto ko lang sanang itanong kung nandito ba si Teresa. Tanong ko dito. Pwede ko bang malaman kung bakit mo hinahanap ang kapatid ko? I'm Alexander Monteverde. Anak ni Gustavo Monteverde. Ang totoo niyan ay nobyo ko ni Teresa. Mahabang istorya kung ipapaliwanag ko pa. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan ni Teresa kaya siya umalis. Alam ko na nagtataka ka dahil dapat ay mapapangasawa ni Dad si Teresa. Pero hindi na yun matutuloy. Dahil nagkahulugan na ang loob namin ng kapatid mo. At hindi naman yung tinutulan ni Dad. Paliwanag ko kahit na puro lamang yun kasi nungalingan. Wala na kasi akong ibang maisip na dahilan kundi ang magpanggap na may relasyon kami para malaman ko agad kung nasaan si Teresa. Ganun ba? Ang alam ko ay nasa kaibigan niya ngayon si Teresa. Pero hindi ko alam kung saan. Ay, tumuloy ka muna pala. Paanyayan nito na pumasok ako sa loob ng bahay nila. Pero tumanggi na ako, dahil kailangan ko mahanap agad si Teresa. Ewan ko ba, pero parang nasasabik ako makita siyang muli. Sumang-ayon naman ito agad, kaya naman nagpaalam na ako saka nagmadaling pumasok sa kotse ko at saka yung pinaandar. Habang nasa kalagitnaan ako ng traffic, ay kinalikot ko ang cellphone ko saka tinrack ang location ni Teresa. Naglagay kasi ako ng tracking device sa cellphone niya noong una kong pasok sa silid niya. Para sana i-monitor ang lahat ng galaw niya dahil nga sa gusto ko siyang mahanapan ng butas para mapaglayo ko sila ni Dad. Buti na lamang at ginawa ko yon dahil nalaman ko agad kung saan siya naroroon. Kalapit lamang pala ng kondo ang unit na tinitirahan nila. Pagkakataon nga naman. Napangiti ako saka muli nagmaneho dahil naging maluwag na ang kalsada. Teresa, hintayin mo ako dahil papunta na ako dyan. May ngiti sa labi ng isang tinig ko saka binilisan ang pagmamaneho.
Pagkaalis pa lamang ng aking anak, ay agad kong kinontak si Allison na siyang sekretarya ko upang sunduin si Teresa sa tinutuluyan nito para makalipad agad dito patungong States. Hindi ko hahayaang maging madali lamang ang lahat para kay Alexander. Kailangan kong tuparin at gawin ang banta ko na hinding-hindi niya na ulit pang makikita si Teresa. Kamusta, Allison? Nailipa mo na ba ng matutuluyan si Teresa? Tanong ko sa aking sekretarya na nasa kabilang linya. Yes sir, bukas na po ng 8:30 ang flight ni Miss Teresa. Nasabi at nabiling ko na din po sa kanya lahat ng ipinapasabi niyo. Medyo nag-alangan lang po ng kaunti si Miss Teresa, pero pumayag din naman dahil siniguro ko po sa kanya na mapapabuti siya doon. Good, inform me tomorrow kapag naka-alis na siya para makampanti ako. Mga ilang araw mula ngayon ay siguradong kukulitin at tatanungin ka ng anak ko. Kaya naman magbakasyon ka na muna sa Batangas at isama mo na din ang buong pamilya mo. Yes sir, thank you po. Pinutol ko na ang linya, saka ako naupo sa aking swivel chair at kinuha ang tsaa na ginawa ni Manang. Habang sumisimsim ako ay muli ko naalala ang mga kalokohang ginagawa ng aking anak. Walang sino man ang nakakaalam na may mga hidden camera ang nakakabit sa bawat sulok ng mansion kong to. Kaya ko nalaman ang lahat ng mga kagaguhang pinanggagawa ni Alex. Kukumprontahin ko na sana ang aking anak pero hindi ko na muna ginawa dahil gusto kong si Teresa mismo ang magsabi sa akin ng totoo. At nang sabihin nga sa akin ni Teresa na ayaw niya na ay maluwag ko siya pinagbigyan. Wala naman akong pagtatangi para sa kanya. Dahil noong nagpa-check up ako sa kaibigan kong doktor, ay nadaanan ko siyang humingi ng kaunting oras para mahanapan ng solusyon ang pampa-opera ng ina nito. Kaya naman nag-alok ako sa kanya ng kasal. Hindi ko naman talaga itutuloy ang kasal na sinabi ko sa kanya. Sa totoo lang ay hinihintay ko lamang na sabihin niya sa akin na hindi na siya magpapakasal sa akin. Itinuring ko siyang parang sarili kong anak dahil sabik ako sa anak na babae. Naputo lamang ang pagmuni-muni ko nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto at tumambad ang galit na mukha ng aking anak. Inaasahan ko na to, kaya naman ibinaba ko na ang tsaa saka ko siya hinarap. Tell me dad, ikaw ba ang may kagagawa ng pag-alis ni Teresa sa kondo ng tinutuluyan niya? Dahil pagdating ko sa unit niya ay wala ng tao. Wala akong alam sa mga bintang mo, Alexander. Kung hindi mo man siya naabutan, ay huwag mong isisi sa akin dahil kasalanan mo ang lahat. Wala akong ginagawa, kaya makakaalis ka na. Mahinahong sagot ko sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw lang ang kilala kong tao na po pwedeng tumulong sa kanya. So please, tell me, where she is? Bakas na bakas sa boses nito ang labis na pagsisisi. Pero kailangan kong magmatigas para maparusahan ang kanyang ginawa. Uulitin ko, anak. Wala akong kinalaman sa pag-alis niya o kung saan man siya pumunta. Kung tinakasang kaman niya o pinagtaguan, ay desisyon niya yon. Dahil ayaw ko niya makita. Ngayon, kung hindi ka pa rin sa akin naniniwala, ay wala na akong magagawa. Masakit para sa akin ang makita nagkakaganito si Alex. Pero kailangan kong maging patas. Hindi porket anak ko siya, ay kukonsultihin ko ang mga maling ginawa niya. Nakaitiresa na lamang kung patatawarin niya ang anak ko. Kung ganun, tulungan niyo akong hanapin siya. Marami kang kilala na mahusay sa paghahanap ng tao nagtatago. Alam ko masyadong madaling mahulog ako sa kanya. But dad, I like her and I want to apologize. Nagsusumamang pakiusap nito. Nagulat ako dahil ngayon lamang naging ganito sa akin ang anak ko. Huminga muna ako ng malalim saka ito hinawakan sa balikat. Anak, hayaan mo muna siya. Marahil ay labis mo siya nasaktan kaya kanya pinagtataguan. Respeto mo siya sa kanyang desisyon. Hintayin na lamang natin na siya ang kusang magpakita. At malay mo, sa oras na muli kayong magkita ay napatawad ka na niya. Hayaan mo maghilom muna ang sugat na binigay mo sa kanya. At ayusin mo din ang sarili mo kung totoong mahal mo siya. Para naman kung sakali magkita kayong muli, ay may ipagmamalaki ka na. Alam ko na marami ka ng pera, pero hindi yun ang kailangan sa isang relasyon, kundi respeto. At syempre, ang iyong puso. Ang bigat sa dibdib na nagsisinungaling ako sa sarili kong anak, pero kailangan ko itong panindigan. Tumingin ito sa akin at kitang-kita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tinatanggap ko na ang pagiging CEO, Dad. Tama ka, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Hihintayin ko na lamang na muling magpakita sa akin si Teresa. At oras na mangyari yon ay hindi ko na siya pakakawalan at pakakasalan ko na siya. Buo ang loob na sagot nito, yan naman napangiti ako. Dahil sa wakas ay mukhang makakasama ko na nang matagal ang aking pinakamamahal na anak. Bumalik ka na dito sa bahay anak dahil nalulungkot ako mag-isa dito.
Pakiusap ko pa. Yun naman talaga ang gagawin ko. Thanks, Dad. Masayang sabi nito sa akin habang nakangiti. Thanks for what? For understanding. Simpleng sagot nito, saka ito naman yumakap sa akin. Walang pagsidlan ang tuwang nararamdaman ko ngayon. Tungkulin ko yon dahil anak kita at ama mo ko. Gumiti na lamang ito, saka kumalas na. At nagpaalam na sa akin na babalik na lang muna ito sa hotel ng aking pamangkin para kunin ang gamit nito. Walang sino man ang nakakaalam na bigla ang pag-uwi ng Pilipinas ni Teresa. Kasama ang 4 na taong gulang na nitong anak na si Alexandra Monteverde at ng kaibigan nitong si Lucy. Kahit na hindi na sana nito gusto pang bumalik ng sariling bansa, ay ginawa pa rin niya sa kagustuhan ng anak na makita at makasama ang ama nito. Hindi na kasi kinakaya ng konsensya ni Teresa na ipagdamot ang kagustuhan ng anak na magkaroon ng ama. Kitang-kita niya kasi ang inggit at kalungkutan sa mga mata ng kanyang anak kapag sinusundo na ang mga kaklase nito ng mga ama nito. Ang hindi niya lamang ipinagkait sa kanyang anak ay ang apelyido ng ama, lalo pat lahat na maganda nangyari kay Teresa ay dahil kay Gustavo Monteverde. Matapos kasi manganak ni Teresa ay may ipinadalang 2 katulong si Gustavo. At dahil nga doon ay nakapag-aral siyang muli at pinasok ang pagiging isang makeup artist. Hindi siya nahirapan dahil sinamahan siya ng kanyang kaibigan. Imbis kasi na tumuloy sa pagiging businesswoman si Lucy ay naging isa na din itong makeup artist. Dahil ayaw nitong mapalayo sa matalik nitong kaibigan at halos kapatid na ang kanilang turingan. Habang nakasakay sa van na pagmamayari ng pamilya ni Lucy, iwalang humpay ang pagtatanong ng anak ni Teresa kung ano bang itsura ng ama nito dahil wala ni isang litratong ipinakita si Teresa sa anak niya. Kahit pa kaya niya naman sanang kumuha ng isang picture nito sa Instagram. Pero dahil nga ayaw niyang makita ang mukha nito, kaya naman walang kaalam-alam ang anak niya sa mukha ng ama nito. Napakagwapo ng daddy mo, Bibi Alexa. Si Lucy na ang sumagot sa inaanak nito. Dahil batid nito na walang maayos na isasagot ang ina nito. Really, Tita Ninang? Kamukha ko po siya? Masayang tanong pa nito. Oo naman. Sleep ko muna tapos pagising mo ay nandoon na tayo kina Lola at Tito mo. Muli pang sagot ni Lucy sa inaanak nito na tumango na lamang sabay higa sa hita ng ina. Sa marahang paghaplos ni Teresa sa ulo ng anak ay unti-unti na nga ito nakatulog. Kaya naman na masiguro ni Lucy na tulog na ang bata ay saka nito kinausap ang kaibigan. Sigurado ka na ba talaga sa plano mong to ha, bruha? So nakikita ko mukha kasing hindi eh. Ang simple-simple lang naman ang tanong ng anak mo, tapos hindi mo malang sinagot. Nakita mo ba yung kislap ng mga mata niya? Napaka-excited niya. Kaya please lang, Bruhilda. Sana ay mapatawad mo na siya, dahil deserve ng inaanak ko ang isang buong pamilya. Kaya huwag kang magpaka-bitter dyan. Naka-cross arms pang sermon nito sa kaibigan. Hindi ako bitter, magkukulam, okay? Natatakot lang ako sa magiging reaction ng anak ko kapag nalaman niya may girlfriend na ang ama niya. Mahinang sagot nito. So, girlfriend lang naman, hindi pa asawa. Huwag mong i-deny sa akin na nakalimutan mo na siya. Sinamaan na lamang ng tingin ni Teresa si Lucy, kaya naman napahagal pa kito ng tawa, sabay hampas sa balikat niya. Pero itinigil din dahil baka magising ang inaanak nito, na parang anak niya na din kung ituring. Inabot ng 2 oras ang biyahe bago sila makarating sa isang katamtaman na bungalow mansion, na bahay ng pamilya ni Teresa. Kalahati kasi ng sahod ni Teresa ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya. Kaya naman labis na nagagalak si Teresa dahil nagbunga din sa wakas ang paghihirap niya. Matagal niya ng pangarap ang mabigyan ng magandang bahay at buhay ang kanyang pamilya. Kaya naman maluha-luha siyang nagdoorbell saka hinantay ang sino man magbubukas sa kanila. Nakadalawang pindot din si Teresa bago lumabas ng bahay ang isang ginang na maayos nang nakakapaglakad. Napangiti na lamang si Teresa habang nakapaskil ang masayang ngiti nito dahil sa labis na kaligayahan. Ay Diyos ko, ang anak ko! Teresa, anak ko! Masayang salubong ng ina ni Teresa sa kanya matapos nga nitong mabuksan ang gate. Inay, namiss po kita ng sobra. Patawad po ako natagalan bago ako makauwi. Salamat naman po sa Diyos at bumalik na po ang lakas nyo. Lumuluhang sabi nito sa ina habang mahigpit ang yakap nito sa inang halos maglilimang taon na din na hindi niya nakasama.
Namiss din kita ng sobra, anak. Siya na bang apo ko? Tanong nito habang masayang nakatingin sa batang babae na nakamasid sa kanila. Opo, Nay. Siya po si Alexandra. Anak, mano ka kay lola mo? Sinunod naman agad ng anak nito ang utos niya. Kaya mas lalong natuwang ina nito dahil naturuan ng kanyang anak na mabuti ang kanyang apo. Matapos magmano ni Alexandra sa lola nito, ay binuhat ito ng ina ni Teresa sa kaniyakap na mahigpit. You are so pretty, apo ko! Nagagalak na po rin ito sa apo, kaya naman napangiti na lamang si Teresa at Lucy dahil first time nilang itong marinig na mag-English. Ma, nakakaintindi po ng Tagalog si Alexa. Nakangiting saad nito sa ina. Ay, ganun ba? Abay, mabuti naman kung ganun dahil parang napipilipit ang dila ko eh. Apo ko, kwentuhan mo si Lola mamaya ha? Sabi din tayong matulog mamayang gabi. Pwede ba yon, apo? Okay po, Lola. Nakapasok na nga sila at sinalubong ng asawa ng kuya ni Teresa na si Joyce na ngayon ay pinagbubuntis ang pangalawang anak nito. Ang laki na ng tiyan mo, Ate Joyce. Kabuana mo na ba? Tanong ni Lucy kay Joyce sabay lapit nito dahil inaplus pa ang tiyan nito. Oo, naghihintay na lang ako ng due date ko. Ikaw, kailan ka sa amin susunod ni Teresa? Kapag nakita ko na po yung dawan. Simpleng sagot nito, kaya naman napatangu-tangu na lamang si Joyce. Nang maihatid na nga ni Teresa ang maleta nila sa kanilang kwarto, ay saka sila masayang nagsalo-salo. Napuno ng halakhakan ang loob ng bahay ni na Teresa dahil sa kabibuhan ng anak nito. Nagpaalam na din sa kanila si Lucy dahil naghihintay na din ang pamilya nito. Kinagabihan ay umuwi na din ang kuya Joel ni Teresa. Nagulat pa nga ito na makita sila, pero kalaunan ay natuwa din dahil sa wakas ay umuwi na din ang kanya nakababatang kapatid. Matapos nga ang masayang kwentuhan ay nagkanya-kanya na nang pasok ang mga ito sa kanilang mga silid. Nang makatulog na nga ang asawa ni Joel ay saka nito kinuha ang cellphone nito at kinontak ang lalaking labis na nangungulila sa kanyang kapatid. Hindi naman kasi talaga nobya ni Alexander ang babaeng nasa newsfeed, kundi isa lamang business partner. Ginawa lang talaga sila ng chismis ng mga reporter na maintriga. Samantala, sa mansyon ng mga Monteverde ay hindi mapakali si Alexander dahil sa kakaisip na magandang sasabihin at gagawin. Matagal siyang naghintay sa muling pagbabalik ng babaeng minamahal. Kaya naman kahit alas 10 na ng gabi, ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok sa kakapraktis ng mga dapat sabihin habang hawak-hawak ang singsing na binili niya pagkaalis ni Teresa. Tanging sa video at sa mga larawan niya lamang nakakasama ang kanyang mag-ina. Kaya naman labis-labis ang tuwa na nararamdaman niya ngayon na naririto na sa bansa ang babaeng minamahal at ang kanyang anak. Teresa, anak ko. Naisang tinig nito habang nakangiting pinagmamasdan ang larawan ng kanyang mag-ina. Na siya mismo ang may kuha dahil palihim niyang sinusubaybayan ang mga ito. Kinaumagahan ay nagulat na lamang si Teresa na mukha ng lalaking ilang taon na nang nagpapabaliw sa puso niya ay heto sa harapan ng kanilang pinto. At may hawak-hawak na punpon ng rosas habang may ngiting napakatamis. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahan tanong ni Teresa sa ama ng kanyang anak. Wala ni isang salita na narinig si Teresa dahil agad siyang kinabig ni Alexander saka ginawaran ng puno ng pagmamahal na halik. Labis mang nagulat si Teresa ay hindi niya naman ito nagawang itulak. Kaya naman napangiti si Alexander dahil yun na ang sign na gusto din siya ng babaeng gusto niya. Teresa, I've been longing for you. I'm really sorry for all the pain. Pero hindi ko yun pinagsisisihan dahil gusto kita. Nagawa ko lamang yun dahil ayoko mapunta ka kay Dad. Kasi gusto ko na mapasakin ka. All I want is you. Bigyan mo lang sana ako ng isang pagkakataon para maipakita ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Sa simula pa lang ay gusto na kita, pero dinideny ko yon sa sarili ko. Dahil ni minsan ay hindi ako nagka-interes sa isang babae. I'm so sorry. Dahil huli na nang malaman ko na mahal na pala kita. Sana mapatawad mo ko dahil labis ako nangungulila sa iyo at sa anak natin. Madamdaming wika ni Alexander sa babaeng minamahal. Hindi naman makapaniwala si Teresa sa mga inamin sa kanya ni Alexander. Dahil noong umalis siya ay galit ito sa kanya. Tapos ngayon ay nagtatapat na ito ng pag-ibig sa kanya. Sandali lang ha? Di ba may girlfriend ka na? Ano yon? Gusto mo ako tapos may nobya ka? Taray-taray ang sabi nito
Kahit na ang totoo ay para nalulundag ang puso nito sa labis na tuwa. Fake news lamang yon. She's our business partner. Don't be jealous. I love you. Malambing natura na lamang ni Alexander kay Teresa, saka hinawakan ang kamay nito at kinuha ang singsing na matagal na niyang gustong ilagay sa palasingsingan ni Teresa. Napatakip na lamang ng bibig si Teresa na lumuhod sa kanyang harapan ang kanyang minamahal at saka inilabas ang kumikinang-kinang na diamond ring. I know, it sounds bossy, but I want you to be my wife. Marry me and be my beloved wife, Teresa. Napaluha na lamang si Teresa saka tumango at inilahad ang kanyang kamay. Kaya naman sa labis na tuwa ni Alexander ay binuhat niya si Teresa. At saka nito niyakap ng napakahigpit matapos maisuot ang singsing sa daliri nito. Nagsilapitan na din ang pamilya nito at nagpalakpakan. Kabilang na doon si Gustavo. Dahil sinundan nito ang anak para masaksihan ang pagtatapat nito kay Teresa. Ibinalita kasi ni Alexander ang plano nito sa pamilya ni Teresa. Kaya naman hindi na nagulat pa ang mga ito. Habang magayakap sina Teresa at Alexander ay tumakbo papalapit sa kanila ang kanilang anak. Nang makalapit na nga ang bata sa kanyang mga magulang, ay dito na nga natuon ang atensyon ni Alexander. Ito ang pangalawang beses na napaiyak si Alexander. Ngunit noon ay umiiyak siya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. At ngayon umiiyak siya dahil sa labis na kaligayahan. Pinupok ng halik sa pisngin ni Alexander ang anak nito. Kaya naman napahigigig na lamang ang kanyang anak. Walang pagsidla ng tuwa ang sayang nararamdaman ngayon ni na Teresa at Alexander. Dahil sa wakas, isa na silang buong pamilya. Dahil halos isang buwan lamang ang ginawang paghahanda ng kanilang kasal. Di naglaon ay muling binayayaan ng anak si na Teresa at Alexander. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang kasiyahan sa buong pamilya. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Gustavo kay Teresa. Dahil sa kasiyahang ibinigay nito. Dahil kung noon ay mag-isa lamang ito, ngayon ay hindi na. Dahil mas pinili ni na Teresa na tumira sa mansyon ni Gustavo. Nag-ipanganak na nga ni Teresa ang pangalawa nilang anak na lalaki ay isinunod nila sa pangalan ni Alexander. At nabalitaan lamang nila na buntis na din pala ang kaibigan niyang si Lucy sa pinsan ni Alex na si Drew. Dahil hindi nag-work ang relasyon ni Drew sa dating nobya nito. Sapagkat ayaw pa nitong malagay sa tahimik, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng anak. Kaya naman nang mag-bar si Drew ay sakto namang naroon si Lucy at naghunting na lalaking wawasak sa kanyang hiyas. At ang maswerteng nakawasak nga kay Lucy ay si Drew. Na mag-isang buwan ng tiyan ni Lucy ay inaya na din siya ni Drew ng kasal. Malugod naman tinanggap ni Lucy dahil sa maikling panahon ay minahal niya na ito. At siya naman ay natutunan na din na mahalin ni Drew.